So step one, listen. Step two, remain calm. Number three, repeat information. And number four, avoid the hold button. And last but not the least, number five, make the caller happy. Yan lang. Channel. Ayan, so pasensya na ako, sobrang tagal ng tagal pag-upload ko. But I hope you are all doing okay. You are all doing fine after na mga nangyari. Nagkakalami nangyari. No, I mean, yung mga, alam niyo na, yung mga pag-uulan, di ba? May mga bagyong dumating, tas andyan pa rin yung, may sakit na kumakalat. So, stay at home pa rin tayo. Alam natin yan, di ba? So, work from home pa rin. Home study pa din, mga naka-online class pa rin ang ating mga chikitings, ang ating mga kapatid, mga apo natin dyan. So, eto naman. So, eto nga. If you remember, I share before yung 5 tips para maging focus tayo. So, this time, para to sa ating mga call center agent. Alam kong na-miss nyo ang aking mga tips for call center agent. So, alam naman natin na talagang sobrang hirap mag-handle ng mga irate callers, diba? Yung talagang sobrang sinisigawan na tayo sa telepono. So, this time, I'll give you 5 tips on how to handle an angry caller in your call. So, if you're ready, don't forget to subscribe on my channel first para updated sa mga next video ko. So, let's go! So, ito nga ang aking number 1 para ma-handle natin ang ating mga irate callers. So, step 1, listen. Ayan, you can actually determine whether or not the caller is angry within the first few seconds of the call. Totoo yan, di ba? Pagpasok pa lang ng call, alam natin kung guilty or hindi. Aminin nyo, sinisigawan na kayo agad, di ba? Galit-galit agad. Ano, te? Nagalit ka na agad? Ano, ako may kasalanan. Da, joke lang. Di ba? Ganun agad yung na-feel natin kapag nagagalit sila. So, when you come across on an angry caller, it is important to simply listen to them before trying to diffuse the situation. Totoo yan, kasi the more na hindi tayo nakikinig sa kanila, the more na parang binibigyan natin agad sila ng resolution. Kasi diba, syempre, alam na, pag alam na natin yung product, diba? Alam na natin agad kung ano yung maging solution dun sa problema nila. Nagbabot in na tayo. But hindi natin napapansin, dun sila lalong nagagalit kapag ini-interrupt natin sila. So much better to listen to their problems first bago tayo magbigay ng resolution. At ha, kapag nangyari na yon, frustrated na siya, after that the caller given the chance, di ba, to express the pleasure, okay? Mag-express tayo ng apologize, allow you to resolve their problems, okay? After nilang mag-express ng mga frustration nila, kailangan yun yung maramdaman nila, okay? Step 2, remain calm. Totoo yan, kasi nga minsan, nasasabayan natin yung init ng ulo nila, di ba? Aminin nyo, nangyari din sa akin yun. Nasasabayan natin yung init ng ulo, lalo na kapag yung last call din natin, ganun din, na irate. Tapos, irate, alam mo yung pumasok, di ba? Parang nakakaasar na. Pero, as a call center agent, kailangan matuto tayong magkaroon ng mahabang pasensya, di ba? So, it is important to stay calm during a call to prevent the situation from escalating. Ayan, pag di kayo nagsusup call, yan, TL, sup call po. Yan, kasi nga, di ba, hindi natin kinakalma yung sarili natin pag nagko-call. So, yun nga, focus on using even tone while you speak. Using an agitated or angry tone will simply infuriate the caller even more. Totoo, di ba nga lalo silang nagagalit kapag feeling nila naiirita din tayo. Remember that the customer isn't angry at you. Totoo, hindi sila sa'yo galit. Galit sila sa services, okay? Kasi hindi naman ikaw yung may kasalanan eh, di ba? So, doon ka lang nagtatrabaho, so hindi sila sa'yo galit. Galit talaga sila dun sa situation at dun sa nangyari sa kanila. So, sa services sila mismo galit. And put yourself on their shoes. Totoo, lagay mo yung sarili mo sa kanila. Kung sa'yo nangyari yun, di ba? Magagalit ka rin, ganun. And, of course, take a few deep breaths to calm your nerves while the caller is talking. Ganyan. Ayan yung ginagawa ko. May iba pa ha. I mean, ako ha. Ginagawa ko. Kapag nagagalit na ako, I'm not sure if someone also or meron pang gumagawa nito. I'm getting a piece of paper. Pinupunit ko siya para makalma ko yung sarili ko habang nakikinig ako sa kanya. Or basta I'm doing something
habang nakikinig ko, or I'm typing, di ba? Yung mga ganun. So, nasa inyo. Make sure lang nakalmado kayo, okay? Or take a deep breath habang nagsasalita yung caller para mawala yung inis din natin sa kanya. Ganun! So, yun ang gagawin natin, okay? Number 3, repeat information. Ayan. When the angry caller has finished talking, it is important to make them feel as if you are on their side. Siyempre, kung ikaw yung customer, di ba? Siyempre, gusto mong marinig na yung kausap mo, eh, kumakampi sa'yo, di ba? Di ba? Di ba? Sino ba naman kasing gustong tumawag tapos hindi kakampi sa kanya yung ano, kausap niya? So, yun yung gusto nila. One way to do this is to apologize about the problem, convey empathy, and then summarize the main points. Ayan, meron kasi dyan, kunyari nakikinig lang, ganyan, pero nung tinanong ni cardholder, nung inulit na natin yung problema, lalong nagalit kasi hindi naman yun yung sinabi niya. Gunggong, marinig kita sa mukha eh. Diba? Kunyari, ang sinabi niya is, may problem siya sa internet connection. Tapos biglang sinabi mo, ah ma, may problem po kayo sa billing, right? Mga bobo! Diba, parang napakalayo nun. So, of course, kailangan, pag mag-repeat tayo na information, dapat tama. Okay, so take down notes kung ano yung mga naging problema nila at mag-apologize tayo. I'm sorry about the inconvenience. I'm sorry if you experience ganyan-ganyan. Diba? Kasi mabifeel nila na talagang nag-e-empathy tayo sa situation na nangyari sa kanila. Okay? And number 4, avoid the hold button. Ayan. Kasi nga, aminin mo, hilig mo mag-hold te! Chares! Nag-hold kasi tayo pag nagagalit sila, pero hindi natin alam, lalo silang nagagalit. Sino ba namang matutuwa sa hold ta? Hold tone, di ba? Totoo, yung kanta dun sa hold. Sige nga, kahit ako pag natawag ko customer service eh, hindi lahat ng hold music nakakatuwa. Aminin nyo, di ba? Pero yun nga, maraming mga customers na talagang nagagalit pag pinuput sila on hold, believing that hold time will allow them a moment to calm down. Actually, the opposite is true. The whole time will add the caller frustrations, escalating the situation. Alam niyo kung bakit? Kasi, for example, dahil sobrang galit na galit siya, tapos hinold niyo siya agad, feeling niya ayaw niyo siyang tulungan. Diba? Tapos yung babalik kayo, tapos hindi pa okay sa kanya yung naging resolution, lalo siyang magagalit, diba? Nag-a-ask siya agad ng supervisor. So, make sure na kapag mag-hold kayo, eh, nakapagbigay muna kayo ng assurance dun sa customer, nakapagbigay na kayo ng ano ba tawag ito? Yung talagang matutulungan nyo siya kapag hinold nyo siya, yung ganon. Kasi nga, talagang akala nila, feeling nila rude yun kapag hinold mo sila. Diba? Believing that they are put on hold so that the representative doesn't have to deal with the problem. So, di ba, marami kasi nag-iisip ng ganyan eh. Na akala gusto lang nating takbuhan yung mga problema nila. Which is not true, di ba? Kaya, medyo avoid na rin natin yung hold. Mag-hold lang tayo kung kailangan. Okay? And last but not the least, number 5, make the caller happy. Yan lang, ayan naman yung goal natin, di ba? Gawin natin silang masaya. Happy! Charis! Ayan, once you have researched the problem, it is time to take action. Sure, siyempre, pag alam natin yung problema, we need to take action. So, ito, tips ko to sa inyo, ha? Lalo na sa mga newbie natin dyan. Hi, newbie, charis. Give them options. Wag na wag kayong mawawala ng options, okay? Give them options dun sa mga magiging problema nila. I know iba-iba yung mga handle natin, iba-iba yung mga accounts natin, but I know na marami tayong options sa lahat ng problema sa bawat account. Make sure to not only tell your customers what their options are, but also how soon each options can be implemented. A lack of control can enrage the customer even further. Diba? Kaya kailangan magbigay tayo ng options. Second, offer a refund or voucher. Ito yung mga meron, if in case. Mga adjustments, diba? Kung meron man. Refunds, voucher, kung makakapagbigay kayo much better. Go the extra mile. Siyempre, mag-extra mile naman tayo. Think outside the box, guys. Charis. Yung nga kakabising eh. Mag-isip tayo ng mga extra mile na pwede pa nating maitulong kay customer, diba? Na hindi naman tayo mamamarkdown ng mga QAs natin, na hindi naman tayo lalabas mismo dun sa product knowledge na alam natin, di ba? And last is make them smile.
finally, compliment them on being patient. Pero hindi mo kasi lahat ng ano, accounts eh. Pwede natin itong gawin yung mag-tell tayo ng joke, yung mga ganun, para lang matuwa sila. Pero, much better na na magsabi tayo ng thank you. Always say thank you, lalo na kapag nagstay sila ng matagal, naging patient din sila sa atin, di ba? Hindi lang dapat si customer ang nagko-compliment sa atin. Tayo din, i-compliment din natin sila. Kasi yun yung pinakamahirap sa trabaho natin as call center agent, ang i-handle yung mga galit na callers na yan. Kaya, make sure na compliments them as well. Okay? So, yun nga mga kapis ngayon, ang aking 5 tips para naman ma-handle natin ang mga irate customers natin in a call center world. Kasi alam naman natin, part talaga ng job natin ang i-handle sila. Knowing how to deal with these challenging interactions effectively can go a long way improving the customer experience with you and your company. Syempre, kapag pag na-enhance yung skills mo on how to handle irate customers, diba? Hindi lang sarili mo matutulungan mo, pati ang company nyo. So, thank you so much for joining me today. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel and click the notification bell para always updated sa mga next video ko. So, just comment down below kung may mga gusto pa kayong tips na malaman about call center and I'll give it to you guys. So, see you soon. Thank you for joining me today. Bye!